Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So alam nyo nga na mainit talaga ang mga rumors na matapos lang ang contract ni Lebron sa Lakers ay aalis na ito dito. Dahil andyan din nga ang mga rumors na babalik umano ito sa Cavs. At lalo lang nga ito na pinainit ni Lebron ng bitawan niya ang magkakasunod na puri sa Cavs, sa mga fans ito, sa mga batang players sila at sa syudad ng Cleveland. Hindi din nakatulong na sinabi ni Lebron na hindi niya sinasarado ang pinto sa pagbabalik sa Cleveland. Sinamahan pa ito ng mga statements niya na handa siya maglaro sa kahit na anong team na magdadraft sa kanyang anak, which basically means na handa na siyang iwanan ng Lakers, maliban na lamang kung Lakers mismo ang magdraft kay Bronny. Magkakasunod din na compliment ang binigay na Lebron sa batang star ng OKC Thunder na si Josh Giddey at ginamit din na Lebron na pagkakataon nito upang bigyan ng malaking credit si Sam Presti, ang GM ng OKC Thunder. At sinabi nga na Lebron na kakaiba daw ang abilidad nito sa pagtingin ng talent at tinawag nga ito bilang MVP ng OKC. At sa mga nagtataka kung bakit nga malaking headline ang quote na ito ni Lebron, ito ay sa dahilan mga kaibigan na sa taong 2024 ay may hawak na 3 first round pick at 3 second round pick ang OKC. At ito nga ang taon mga kaibigan kung saan magiging eligible na si Bronny na madraft sa NBA. Ibig sabihin din ito na sa lahat ng 30 teams sa NBA, OKC ang may pinakamataas na tsansa na makapili kay Bronny. At hindi lang nga yan mga kaibigan, rinitweet din na Lebron ang picture ng GM ng Los Angeles Rams na nakasuot ng t-shirt na F them picks. At sinabi nga na Lebron na legend by type of guy. At ginawa nga ito na Lebron ilang araw lang matapos sa kumalat ng balita na hindi pumayag si Rob Pelinka na isama ang first round pick nila sa taong 2027 para sa mga deal regarding Westbrook. At kadugtong nga ng balita na ito na hindi masaya ang clutch sports sa pagiging tahimik ni Rob Pelinka noong trade deadline ayon sa balita yan ng Bleacher Report. So talagang umuulan nga ngayon mga kaibigan ng very concerning news kung isa kang fan ng Lakers. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay aalis si Lebron sa Lakers kapag tapos na ang kanyang contract? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Zion Williamson. Madami nga mga usap-usapan na hindi na magtatagal ang former number 1 pick sa Pelicans dahil gusto na nitong lumipat ng team. Bagamat hindi pa nga siya formal na humihingi ng trade, action speaks louder than words mga kaibigan. Hindi nga siya nagseseryoso sa kanyang rehab. Hindi din siya nagpapakita ng dedication na makabalik sa basketball shape. At overall wala lang talaga itong gaanong pakialam sa team ng Pelicans sa ngayon. Naging guest nga sa NBA on TNT ang bagong teammate ni Zion na si CJ McCollum, kung saan tinanong ito ng mga TNT host kung kamusta ba at gaano kalala ang injury ni Zion sa ngayon. Ayon nga kay McCollum ay hindi niya pa nga daw ito nakakausap at kung ano lang daw ang alam ninyo ay yun lang din ang alam ko. Imagine mga kaibigan, may bago kang teammate na kasing galing ni CJ McCollum and Zion being the franchise player or supposed to be the face of the franchise ng Pelicans ay hindi man lang gumawa ng effort na i-welcome si McCollum or kamustahin man lang ito. Isa nga itong maliwanag na sinyales na disconnected na talaga si Zion sa team na ito. Ano ba ang masasabi nyo mga kaibigan sa hindi man lang pagbati ni Zion sa kanyang bagong teammate? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!